Kumusta mga kabasketball? Ano bang nangyayari dito sa Utah Jazz? 2-0 na ang kanilang standing. Maraming nag-expect na magtatatalo itong Utah Jazz dahil nga daw nagtatank para dito kay Wembanyama. Pero tila kabaliktaran ang nangyayari. Pero maaga pa naman sabihin, ano kaya lang, impresibo pa rin yung kanilang back-to-back wins na yan. Malamang, alam nyo na, nananalo ang Utah Jazz laban dito sa Minnesota Timberwolves in overtime. 132-136. Upset win yan mga kabasketball. Bakit naman? Ay talaga namang pinamigay na nila yung kanilang mga star players. Rudy Gobert napunta nga dyan sa Minnesota. Parang revenge game yan ano. At yung isa naman, si Donovan Mitchell napunta sa Cleveland Cavaliers. At bago itong laro na ito ngayon laban sa Timberwolves, ay nanalo din ang Utah Jazz over the Denver Nuggets. 123-102 tinambakan. At sa laban nila sa Minnesota, ang kumamada ay ang ating Jordan Clarkson. Gumawa siya ng 29 points. Marami tuloy ng mga netizens ang nagre-react na nagsasabing mas okay pa daw na nawala itong si Spida Mitchell at si Rudy Gobert. May nagsasabi din na contenders daw ang Utah Jazz. At may isa naman na nagsabi na ito daw ang kauna-unahang failed tank sa NBA history dahil kumbaga palpak nga yung kanilang plano na magpatalo. Pero gaya ng sabi ko kanina, maaga pa naman, totoo kayang ito ang gustong mangyari ng Utah Jazz? Talaga bang gusto nilang maging contender o talagang maging tanker? Dahil pag tinignan nating mabuti ang lineup na ito ay solidong solido ito. Meron kang Markkanen, meron kang Colin Sexton, Jordan Clarkson, Michael Conley at Talen Horton-Tucker. Baka dapat ay subukan muna ng Utah Jazz itong lineup na ito. Baka naman malayong marating nila. Kaya lang mga kabasketball, para sa akin, ano, kinakailangan lang talaga maging super hardworking at lumaro ng perfect games ang mga players na ito para makakuha ng kampyonato. Sa tingin ko mga kabasketball, ang plano ng Utah Jazz ay pagandahin ang laro ng mga ito. At kapag mataas ang value, ay malamang sa malamang na i-trade din nila ito sa mga kuponang magkaka-interes sa kanila. Halimbawa na lang itong ating Jordan Clarkson ay magpatuloy sa kanyang magandang laruan. Maraming mga contenders ang magkaka-interest dyan. Ganyan din sila Colin Sexton, Lauri Markkanen, Talen Horton-Tucker at iba pa. Mahirap yata palampasin ng isang generational talent na kagaya ni Victor Wembanyama at sa dami ng makukuha nilang picks na maaring magbunga mula sa pakikipag-trade sa mga quality players na ito. Kasabay ng mga talo na mararanasan nila kung tunay na hihina na talaga ang kanilang koponan ay lalaki ang kanilang chances na makuha ang overall first pick sa susunod na NBA draft. Pero tandaan natin mga kabasketball na hindi lang Utah Jazz ang maaring gumawa niyan. Nandyan din ang San Antonio Spurs. Ang OKC Thunder ay talaga namang abang na abang din dyan. Magkakaalaman yan sa kalagitnaan ng season kung sino na ang nananalo na magpatalo. Anong masasabi nyo dyan mga kabasketball? Mag-iwan ng comment, click like, share, and subscribe. This is...